kamusta po uli sa inyong lahat mga kasabong? At dahil nga po palapit na ang mga National Stag Derbies, eh maganda pong pag-usapan natin para sa topic ngayon ang patungkol po sa mga stags na maganda natin gamitin sa mga parating na derbies lalo na po sa mga elimination rounds. Ang mga stags po na tinatawag pagdating po sa mga manok panabong ay yung mga tandang na hindi lalagpas ng 12 months o isang taon. Sila po ang pwedeng isali sa mga stag derbies. Dahil nga po mga batang manok ang inilalaban natin dito, eh mahalagang mamili tayo sa mga battle process natin ng mga tandang na maagang naglalaban o yung mga early maturing. Marami pong bloodlines na early maturing. Pero hindi naman po lahat ng early maturing na linyada ay mahusay lumaro. So kapag gumagawa po tayo ng mga battle process natin, ay nagko-crossbreed po tayo ng mga early maturing at ng mga late maturing na mahuhusay naman lumaro. So kapag po sa pagpili ng mga maagang manok na naglalaban, nagagamitin nyo sa stag derbies, nasa sa inyong obserbasyon na po. Inoobserbahan nyo sila habang nasa range pa lang, nasa hardening, makikita nyo na po yung mga manok na talagang maaga pa lang eh, meron ng kakayahan na makipag-away at lumaban ng matagalan. Ang mga inahin po o ang mga babaeng manok ay malaking bahagi sa pag-mature ng matandang. Kaya sa range pa lang po, ay may mga kasama na silang dumalaga at unti-unti natin binabawasan habang nagkakaedad ng matandang. Sa edad po na 4 to 5 months na mga tandang sa range area o sa galaan, ay unti-unti na po tayo nagbabawas ng mga inahin para pag-agawan nila habang sila ay nandun at bago sila dalhin sa hardening stage. Kapag ang mga tandang po natin sa range area ay tuluyan na nag-aaway at hindi na tumitigil ng pakikipaglaban, ay ito na po ang panahon para dalhin sila sa hardening stage. Sa hardening stage po, kung saan ang mga tandang ay inihiwalay sa mga kanya-kanyang individual hardening pens, ay maganda pa rin po na nakakita sila ng mga inahin na gumagala sa palipaligid para patuloy po rin po ang pag-mature nila. Paalala lang po na huwag po maghihiwalay o mag-aawat ng tandang at ilalagay ito sa solo na hardening pen kung ito hindi pa buwang loob at hindi pa seryosong naglalaban. Ang maagang paglalaban o pagtapang ng mga tandang ay malaking kalamangan pagdating po sa mga stag derbies. Pero sa pagpili po ng mga ating gagamitin ay hindi po puro tapang. Kailangan din po na merong angking galing sa pakikipag-away ang ating mga gagamiting stags para po sa mga derbies na darating. Alam naman po natin lahat na karamihan ng mga stags o mga batang manok ay may init sa laban. Karamihan sa kanila ay wala masyadong estilo. Kaya para sa akin po, ang universal rule ay dapat sila ay masipag mamalo at nasa pwesto lagi kapag bumapalo. Sa late stage po ng hardening, bago sila tuloy ang ilipat sa mga cord walks, ay dapat nagbibigay na tayo ng mga short sparring sessions o yung may ikling bitaw para maaga silang masanay sa pakikipaglaban at makapag-develop ng kanilang sariling estilo. At pagpasok naman po ng mga tandang sa pre-conditioning stage, ay regular na tayo nagbibitaw ng at least 2 beses sa isang linggo. At binabawasan natin ang sparring patungo sa conditioning stage. Lagi niyo pong tandaan mga kasabong, na sa pagpili ng mga tandang na gagamitin sa mga stag derbies, dapat sila may taglay na iba yung tapang at gigil sa pakikipaglaban sa tuwing ibinibitaw. Mahalaga din po para sa mga stags na sa tuwing ibabalik sila sa cord walks, ay ililipat-lipat ng tali sa magkabilang paa. Maganda rin pong gawin na kapag ang mga tandang naman ay ibabalik o ipapasok na sa kanilang mga hawla, ay patukaan o pagalitan ng bahagya bago tuluyang ikulong. Sa parang ito, ay nananatili ang kanilang pagkagigil sa kapwa manok at sa tuwing ilalabas ng kulungan, ay naghahanap na sila agad ng away. Pagdating naman po sa pagpugos ng ating mga tandang o yung dubbing na tinatawag, maganda ito'y gawin tuwing umaga bago sumikat ang araw. Maganda rin po na sila'y maibitaw ng mga 15 to 20 seconds pagkatapos pugusan nang maramdaman nila yung hapdi at sakit habang sila'y nakikipag-away at masanay na rin sila sa amoy ng dugo ng kapwa manok. Pagkatapos po nating pugusan at ibitaw, ay lilinisin po natin ang sugat at i-disinfect natin ito at mag-a-apply po tayo ng mga topical na mga antibacterial powder o kaya ointment at siguraduhin po nga susubuan natin sila ng antibiotics tulad po ng Paracure ng mga 4 na araw na sunod-sunod. Mahalaga din po na ating maibalik at mapasiglang muli ang dugong nawala pagkatapos nilang pugusan. At dito po ay magbibigay tayo ng injectable na vitamin D complex with liver extract. Dito po ay magtuturok po tayo o mag-i-inject ng 0.30 ml ng vitamin D complex with liver extract 2 beses sa isang linggo sa loob po ng 2 linggo. Para naman po sa trivial information natin para sa episode na ito, ay pag-usapan natin ang kahalagahan ng pagpungos ng ating mga manok. Para doon po sa mga brood stags at mga brood cocks na ginagamit natin sa pagpapalahi at hindi naman natin inilalaban, ay magandang hindi na sila tinatanggalan ng palong
dahil ang palong po ay nakaka-control ng temperatura ng katawan ng manok, nakakapagpalamig ito, parang radiator po ng sasakyan na napapalamig niya ang makina. At pagdating naman po sa mga manok na ating inilalaban, ay maganda po talaga tanggalin ang palong dahil ito po ay madugo kapag nasugatan, sakto lalaban, at marami pong dugo na tatagas at mabilis pong manghihina ang ating mga manok. Maraming salamat po ulit mga kasabong sa pagpanood ng episode natin ngayon. At huwag po kalilimutan na laging mag-like, share, and subscribe dito po sa AG Game Pal TV.